W mula sa bansang Doha, Qatar, ang dumulog sa ating programa upang humingi ng tulong na makabalik ng Pilipinas. Naoperahan ito ng cesarean section ngunit namatay ang dinadalang sanggol. Sinubukan na natin lumapit sa agency ngunit wala umanong pagtugon. So nasa linya po natin ngayon si Miss Rose, another Rose Ma'am. Estabaya, isang OFW from the Doha, Qatar. Yes po, good afternoon po. Kausap na sa'yo para diretso nang makatulong sa'yo ay si Yusek Bernard Olalia ng POEA, ha? Yes po. Yes, good afternoon, Ate Rose. Admin Bernard po ito, no? Kumusta po ang kalagayan niyo ngayon? Eh, sir, hindi po okay eh. Kasi pinipilit ko na lang din po magtrabaho kasi naiya ako sa ama ko kasi sobrang bait nila sa akin. Okay. Kaso nga lang po, yung operasyon ko po, medyo makirot po kasi siya. Naglakas loob naman po kasi ako mag-abroad. Kasi nga po, single mother ako. Tapos ako lang din po nagsusupport sa mama ko. Wala naman po akong malapitan. Kaya akala ko po kasi kakayanin ko na nag-abroad po ako. Kaya po ako nag-abroad. Tapos nung nandito na po ako, in 2 months time, nararamdaman ko na po yung kirot ng tahi ko. Tinitiis ko lang po yun kasi nga po kasi nandito na po ako eh. Kaso nga lang po, this past few weeks, hindi ko na po talaga siya nakakaya. Kaya po nagsabi ako sa agency namin na makirot po yung tahi ko. Pinapasa-pasa naman na po nila ako. Kasi ang sabi ko, if ever po na mapauwi nila ako at mapatingin ako dyan sa Pinas at maging okay ako, kung ano man po yung pagkukulang ko sa kanila, pwede ko naman pong tugunan yun ng paunti-unti. Kaso po, pinapasa-pasa po nila ako. Oo, Ate Rose, anong klaseng trabaho ang pinasok mo dyan sa Doha, Qatar? Sa bahay po ako, sir. Ah, so ibig sabihin, isa kang HSW or domestic worker, tama ba? Yes po, sir. Oo. Ating Emma, no, naintindihan natin yung kalagayan ni Ate Rose dahil pag domestic helper ka, talagang mabigat na trabaho yun. Ano? At sa kanyang kondisyon, dahil isang itong medical condition na hindi niya kakayanin, ito ay justifiable reason. Ha? Rose, yung kondisyon yes, mo ay isang mabigat na dahilan para ikaw ay pwede nating i-request ng repatriation. Ano? Ganito ang gagawin natin. Kokontakin natin ang First Northern International Placement Agency, ang nag-recruit sa iyo at nag-deploy dyan sa bansang Qatar. At i-request natin sa lalong madaling panahon na ikaw ay i-repatriate because of a medical condition. Ano? Tanong ko lang, diyan ka ba ng anak at diyan ka na hospital sa bansang Qatar? Hindi po, sir. It's already 1 year ago po diyan po sa Pinas. Actually, sir, natulungan niyo na po ako dati. Natulungan niyo na po ako ng marami dati. Kaya naglakas loob lang din po ako ngayon ulit. Kasi po kayo din po yung naging dahilan kung bakit po na yung doktor na gumawa sa akin ng operasyon. Kasi po mali din po yung operasyon na ginawa niya sa akin before. Okay. Eh, ngayon po kasi, akala ko okay na po kasi ako. Kaya po nakas ko ba akong magtrabaho na kasi mga anak ko po nag-aaral. Wala naman po sumusuporta sa amin. Ilang buwan ka na dyan nagtatrabaho sa Qatar, Ate Rose? Magtatatlo na po. Oo, mukhang talagang nakikita natin ating so, Emma at saka Ate Cherry na talagang hindi kaya ni Ate Rose na magtrabaho, no? Kasi nga, sabi niya sumasakit yung tinahi sa kanya at dapat talaga may medical panito, no? Examination ang sa ganun, makita natin ano ba ang dahilan. Kaya siya nakakaramdam ng ganyan. Pinipilit ko na lang nga din pong magtrabaho kasi sobrang bait po nung amo ko. Hindi, yun, naiintindihan ka naman namin, Rose. So, pagka nakabalik ka na dito, Yusek Bernard, Admin Bernard, pag nakabalik naman po siya rito, pwede naman natin siyang i-refer sa Malasakit Center po ni Senator Bongo. Para talagang, para maayos mo na yan, kailangan priority mo muna ngayon, Ate Rose, yung kalusugan mo eh. Kasi hindi ka makakapagtrabaho talaga na maayos pag hindi na ibalik yan at hindi na iayos yung katawan niya. Ano, Ate Cherry? Tama, ma'am. At kung matanong lang natin kay Ate Rose, sino po yung nagbabantay ng kanyang anak ngayon? Yung kamag-anak lang din po namin. Asan yung
Asan yung ano, yung father ng mga anak mo? Nandun din naman po siya, tumutulong siya kaso wala po siyang trabaho ngayon eh. Kasi nga po nung nag-pandemic, nagtanggalan po. Nagtanggalan dun sa trabaho niya. Kaya ngayon po, hindi po siya nakakapag-suporta. So ngayon, Ate Rose, desidido ka na ngayon na talagang bumalik na rito muna sa Pilipinas, magpalakas ka. Dito naman humanap ng kapalaran. Ay, ng at least hanap buhay. Ano? Gusto ko nga po sana noon pa na hindi na lang po ako mag-abroad ulit. Kaso nga lang po, napakahirap na po. May college na po kasi yun po. Sige, sige. Ang ibig sabihin, Ate Rose, dati na kayong ex-abroad, ano? Dati na kayo nagtrabaho? Yes po. Yes po. Mahirap talaga. May experience siya. So, hindi siya first time talagang. Hindi natin masasabi na nalulungkot siya dahil first time siya nagtrabaho. Ibig sabihin, may karanasan ito eh. Alam niya na talaga ang... Ano na po ako, matagal na po ako nag-abroad, nag-Dubai na po ako, nag-Malaysia na rin po ako. Pabalik-balik na lang din po ako. Ngayon lang po talaga ako nagka-problema. Saka sabi nga ni Ate Rose kanina, mabait yung kanyang amo. Wala siyang reklamo sa amo niya. No? Kaya lang, hindi na talaga kakayanin ng kanyang katawan dahil sa nararamdaman. Tsaka, ganun nga po eh. Kung minsan na gustong-gusto niya, sabi nga yung, the spirit is willing but the flesh is weak. Ano, Ate Cherry? Yes, ma'am. Yes, oo, ma'am. Talagang ano, talagang ramdam ka namin, Ate Rose, nararamdaman ka namin. Sige, Ate Rose, no, sisiguraduhin po natin na hindi ka pagpapasapasahan at yung request po ng inyong medical repatriation ay tutugunan natin sa lalong madaling panahon. Maraming salamat po, sir. Okay. Sa totoo lang, sir, ayoko po sana umuwi kasi kailangan ko po ng trabaho. Pero wala po akong magagawa kasi hindi ko rin po kinakaya. Pinipilit ko na lang din po yung sarili ko. Yan, sige. Basta salamat sa pagtitiwala sa ating programa, Rose. Huwag kang mag-alala at tutugunan natin yung iyong sumbong, katuwang ng POEA. At pagdating mo naman dito, ay ilalapit ka naman namin sa mga ibang ahensya ng pamahalaan para matulungan ka at matulungan din yung pamilya mo. Kasi... Ano, Admin Bernard, di po ba? Talagang nagsusumikap sila eh. Oo. Nagtatrabaho ng maayos. Nagtatrabaho ng... Parangal. Yung gustong kumita ng sa marangal na paraan. Yes, ma'am. Ano, Ate Cherry? Sa gitna ng iiwan pa nila yung pamilya nila dito. Oo, makikita sila mo talaga yung mga, sakripisyo. Sila talaga yung mga dapat nating tulungan. Ano po, Admin? Tama po, okay. Ayan po. Sige, Ate Rose, thank you.